Inatangin niya? Pero kung hindi ganun kalakas yung... Kung hindi ganun ka-black oil yung ano niya, yung compressor niya, pwede. Kahit may flush ko lang dito sa kalapit. Pero pag black oil talaga, ay dudun ko talaga dito sa may ano. Yung bababa ko talaga yung evaporator, bumper, natanggal yung bumper sa condenser. Papa-flush talaga. Para di masira yung compressor. Yun na lang yung ano, di ba bumilis yung takbo, palagay ko bumilis yung ano niya, hatak niya. Mula ko asa no, mas pino eh. Ramdam ko rin naman, tsaka yung tipid ng gasolina baka tumipid ka eh. Iba talaga pag, iba talaga pag setting talaga sa ano eh. Tumipid yung control mo niya. Control mo niya no, tsaka hindi na gagano doon, digdig niyo. Wala na yung parang mapalya-palya na hindi mo gumagano doon na konti. Saka yung pwede mo talaga i-birit eh no? Bilis nga takbo ngayon, nakaka-100 na ako pa. Wala na isa, durog talaga eh. Pero sabi ko kay Ma'am Joy, sabi ko tabi mo yan ha. Kasi kung pagka-inkis na magkaroon tayo problema, yun, pwede pa natin pa-build up yung kinahit na talaga. Talagang setting talaga, masensyo. Hindi ka naman sinabi nga mo sa bahay. Hindi na lang sir. Gusto mo muna makita yung compressor bago ikabit? Tara naman nakakabit sa akin. Pag ako nagkabit, may warranty to. 1-year warranty. Oo, 1-year yan sir. Ang warranty niya, 1-year. Pag ako nagkabit, ako nagkabit. Kasi rin ko pala sa kapal naman. Ito 1-year warranty. Ano pa yung papalitan natin? Yun lang, compressor. Dryer. Dryer din. Oo. Pero kung di naman ganun karamel, baka magagapang kagad. As soon as possible. Nilingisin ko rin pati dito. Malangas talaga yung dito eh. Tapos may ano ka palabas? Sa itlas sa limpana. Naglakaman. Di naman. Hindi, maliit sa lang ito. Maliit lang na maliit niya. Tiba yung lagay natin ano, no? Hindi basta-basta na ano eh. Pan-Japan yun eh. Toyota. Bukasan na lang sir. Para sigurado tayo. Titingnan ko pa yung pan yun eh. Iba ka titignan kung saan nag-automatic. Nag-automatic naman ito kaya lang nabugula lang ang salit eh. Kung hindi ginawa nung linya nung ano eh. Gumawa dati eh. Hindi ko alam kung napagawa na yung dati eh. Basag nga yung bracket ito. Basag? Ha? Pinagawa na yung ni daddy mo yata ang paggawa. Basag ka yung ano, bracket eh. So hello guys. Ito ang chair na ito. Papalala natin ng isang buong compressor. Ito. Yung compressor ng 311 na 1.1 engine. So, ayan, natanggal natin yung bumper kasi kailangan natin i-cleaning yung aircon system pag nagpalit tayo ng bagong kanot. Palit ng compressor, expansion valve, filter dryer, tapos cleaning yung system ng aircon. Baba natin yung ito, ang condenser, and then evaporate sa loob, and then yung mga linya kasi nag-black oil. So, natanggal natin yung bumper. So, natanggal ko na yung pan dito. Natanggalin ko na lang itong condenser kasi yung lahat na. So tara, ito yung compressor nyo. Bago. Tanggalin itong ano, pipe. Ayan, tanggal ko na dito eh. Ayan, nag-black oil siya. So ito, medyo malakas ulan guys ha. Kaya hindi nyo masyado marit. Ayan. Ito yung mga gabing-galing yan. Kailangan natin cleaning ito eh. Para hindi masira yung ayan, makita nyo, ayan oh. Ayan ang sinasabi ko, black oil. Hindi pwedeng yung compressor lang ang ano, tapos lagyan ng freon. Hindi, kailangan natin itong i-flush, cleaning. Para hindi masira yung bagong kakabit natin compressor. Okay. Ayan. Kaya nga pala guys, may tornillong dalawa yun eh. Hindi ito magkabila. Hindi lang nakita. Natanggal ko na kasi. Mabilis kasi ako magtrabaho. Okay. Ito. Oh, black oil to. So, natanggal na natin yung mga bracket eh. Kaya, tanggal natin yung belt. Oh, medyo mahirap yung belt eh.
May isang tornillo pa dun eh. Masyadong maraming mga nakakabit. Bigas. Ano ko na itong... Ang ating sensor ng power steering. Tapos, isang tornillo pa ito eh. Medyo mahirap, masikip kasi ito. Gawin. Ito. Tama natin isa. Tornillo. Yung compressor. Magdito yung isa na yun ah. Ito yung dryer. Magdito isang tornillo. Mahirap tanggalin. Sikip. Kapapalit lang na ng dryer. Pero nakira ulit. Siguro pinaklinin din niya to. Meron ito. Kahit compressor. Kaagad? Hindi. Itanggal lang ako ng kompreso. Magkabit. Garang din nag-cleaning. Tanggal na. Tanggal yung belt niya. Ito nga pala yung size ng belt ng 472. 4PK980. Ang original kasi 985. Pag kinipit kasi 985, mas mahaba ng kote, tatama sa radiator. Kaya ang na-advise ko 980 lang para hindi tumama sa radiator. 4PK980. Okay, tandaan nyo guys. Ito yung kapapalit lang ng cylinder head, yun o. Bago pa yung cylinder head. Ang gusto naman yung pagawa is aircon. Kinukondisyon niya yung makina eh. Kinukondisyon niya yung makina, okay na yung makina eh. Wala na problema. Problema yung sa aircon. May maingay na. Liis lang natin to guys. Pero okay na kahit mabutol. Marami naman tayong radio. Ayan, yun na yan. Ayan. Para lang hindi turbo. Tinanggal natin itong compressor. Ulig. So, nag-block na rin yung compressor eh. Ah, nalangisan. Nag-oil na rin siya eh. Wala. Kaya matanggal ah. Okay, tanggal na. So ito, tanggal natin ito. Kailangan tanggalin. Bracket niya basag na dati oh. May nagtanggal siguro, nagkamali ng
tanggal, basag. Papalitan natin yung bracket na yan. Pinaubre yung bracket niya ano. So, isa, dalawa, tatlo. Tatlo lang, o 13. Binaba natin compressor na to kasama bracket. Ayan nyo guys, natanggal natin. Tanggalin natin. Angat natin to. Ito nyo na guys. Kasama ang bracket. Tinanggal. Okay. Wala na rin langis. Wala na langis yung compressor. Itagis din siya. Ang tumata yung langis dito. Ito ang ating compressor guys. So yung natin tatanggalin yung evaporator. Nasa loob ng dashboard yun, pero hindi natin no need natanggalin yung dashboard. Didukotin lang natin. Tanggalin muna natin yung mga gamit dito guys. Hindi masyado na marami. Ito yung nabasag ng bracket niya. So dito guys, may tornillo dito ang apat eh. Apat na ano, dalawang metal screw, dalawang nut na disc para sa compressor. So apat lang natanggalin dito sa labas. Medyo hindi natin makikita guys ito eh. Medyo masikip ito guys eh. Ito yung isang disc na metal screw. Dumaga na natin. Ito may dito. Ayan. Tanggalin mo natin yung pipe. Yung dalawa yan eh. High side, saka high side, saka low side. Tanggalin na isa. Next. Gandang itaas. Ito. Mahirap tong dukutin, evaporator tong ano eh.
Pero hindi naman kailangan natanggalin yung dashboard. Ayan. Medyo masikip lang. Okay. Tanggal na isang pangalawang nut sa pipe. So, ang tatanggalin natin na yung dito na. Masikip dito kasi pagsapit eh. Ayaw mo nang naiihi. Takot mo lang. Maagaga ako natapos. Ayos ba? Maagaga ako ng bahay ko. Una na yung mga okay. Tanggal na isa. Okay, tanggal na natin isang pipe. Mayroon pang isang gisti yan eh. Medyo mahirap to do eh. Baba ito. Ito. Dalawa kasing nut yan eh. So gamitin na natin ang sakit. Okay, tanggalan natin siya. Alas tanggalan lahat yan. Tanggalan isang pipe. Tanggalan tanggalan. Parang di kindin ito, no? Ay, ginawa rin na dito. Bakit di matanggal? Din. So guys, tanggal na dito, sa loob tayo ng dashboard. Yako! Guys, atanggal natin yung evaporator. Ito sa Cherry QQ, hindi na natin kailangan tanggalin yung purong dashboard. Dito lang natin tutukutin. Kailangan lang, manis yung kamay nyo. Kasi nakakaya naman sa kliyente, wala tayong gloves. So, tanggal natin pa tapos dun. Ito lang. Oops. Tanggalin na natin mga gamit ng mga, Huwag natin tingnan. Pag dito tinanggal, hindi ako na. Siguro. Ang dami ah. Mga magang gamit ito. Lagyan na natin taas. Okay. Kahit sa baba na lang. Siguro. Hindi naman ito masyadong. Ito, medyo ganyan yung konti. Yan. Yan. Malambot lang naman yan eh. Oo. Huwag ganyan yung. Ito, press nyo lang ito. Oo. May tanggal na. Kasi ito, hindi din.
Okay, hanggang na. May hinikop na ano, na towel. So, blower kasi ito eh. So ito yung nagagalit yung thermostat niya. So natanggalan natin cover, tika. So ang kailangan natin gawin is natanggalan natin sa labas eh. May apat na tornilyo to. Pag ito original pa, hindi pa natatanggal. Buo pa to. May tornilyo pa. Ayan, isa. Oh, dalawa. Oops. Wala na yung pangatlo. Natanggal na to. And then, yung dito kaya. Oops. Wala na rin yung nasa dulo. Napakabalik to. So, natanggal na to, guys. So, tatanggal na lang ulit natin para ilinisin. Okay. So, may dalawa lang pala. Kasi kung original pa to, kumpleto to pa to. Naiwan na yun. Ito ba? Tanggalin lang natin itong pipe na to. Oh, ba't kaya may ano, dyaryo? Ako, nananagas ko dito. Oh, bakit may dumana wire dito? Para saan kaya ito? Kanyari, ay. Okay. Hihilahin lang natin ito, guys. Oh. Mas may hila. Baba. 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 Aray ko, baba. Oh, nabasag yun sa ng ano, OBD. Okay lang yan. So, ayan na guys. Tanggalan natin. Oops. Expansion valve. Napalitan na. Hindi na original expansion valve. Ito yung mga tig, ano, 450, 550, 600 na expansion valve. Alata pa lang. Yung ganyang style. Yan yung mga universal. 560 ang tawag nila dyan na expansion valve. Okay, tara. Tanggalin natin sa labas to, guys. Nagaya ng tornilyo. Okay. May ilang kilit lang yan. May 7 kilit. Okay. Wala na yan. Yan o. Black oil talaga siya. Ah, yan. Yung black oil eh. Kailangan talaga i-cleaning to, i-flashing to. Ito yung thermostat nyo. Ito lang yan. Okay. So, tapos na tayo. Nababa natin lahat. So, yung ibang pipe na lang ang kailangan natin baba. So, ito na yung mga main natin. Operator. Meron pala tayo dito yung ano, filter dryer. Isang tornilyo na yung nakakapit sa filter dryer. Sa isang tornilyo dito. Dumagan muna natin itong sa ibabaw niya. Ayan. Ayan. Matigas ah. Matigas siya. Kailangan natin ng socket type. Tingnan natin ito. Ratchet type. Tanggalin natin ito na yung dryer. So ito na lang. Tanggalin natin yung bracket.
gamitin kasi ang tamang tools sa kit. Okay. Dalawa yan, kaya lang isa na lang yung bracket niya. Kaya ito lang natin yung dryer. Ito, palitin talaga ito. Okay. Ito, palitin talaga itong dryer na ito. Wala na ito. Pinapalitin talaga ito. Parang filter niya ito eh. Kaya nga filter dryer. Ba't ako nga ganyan? Ay na. Ngayon natanggal ko. Stop. Tumbirin natin mga pipe. Ito. Okay, ito. Black oil din. Kailangan natin malinis yan. Tignan natin itong headlight para madali. Oh, may tornillo dito guys. Ay, sorry. Nahihirapan kayo pag kinakabit yung headlight. Sino kaya yung headlight na wala ng tornillo ito? Umaangat na ilalim. Ito yung guys. Ay. Tornillo dito. Napakahirap ko ikabit ito pag hindi sanay. Kailangan pa ng deep socket talaga. Kahit ako hindi ko binabrek ito eh. Okay. Ang ating ground, ang bakit. Ano pa dito siya? Kailangan talaga malinis lahat yan eh. Magang makikitang black oil ang loob ng system. Aircon system. Pwede pagpasensyahan nyo na guys yung yung camera. Wala bang pambiling camera eh. Madilim eh.
tapang tubig. Okay. Ito ang isang mahirap padaanin guys eh. Ito ka palagi naghihirapan. Pag pinapadaan ko to, kumalama ko saan tadaan. Kumbaga sakto na talaga ito eh. Medyo ipiin ng konti para dumaan. Sakto na talaga siya. Ayan. Ayan guys, dadaan na yun eh. Ayan. Kapag binay ko ulit. Ba-block oil talaga. Hello guys. Punta ngayon tayo sa ano. Sa aircon cleaning. Sa shop. Kasi doon ko pinapa-aircon yung ano eh, pinapa-flashing yung mga pipe na evaporator, condenser. Kala mo kasi kung talaga man eh, oxygen sa bahay. Meron akong compressor, angin, kaya na magkakaroon tubig yun. Tara, samahan nyo ako guys, pa-flashing natin ginagawa ating aircon na cherry cube yun. Ang aircon, papaklining lang, hindi naman gagawa. Lahat pre ha? Oo. Nag black oil yan, palit compressor na ako dyan eh. Anong palit ka lang? Oo. Pag ano, punta pag dito, ano mga agad ako para ikaw na mag-ano? Oo. Oh, si Mike lang ang bono sa'yo. Eh di yung ginagamit nila. Nakanin mo pa ng sosa yan, Dina? Oo, nililisip ko natin ito. Sosahin mo ng konti. Oo. Para medyo pumuti naman. Oo. Babad mo na natin siya ng konti. Matinding isa na yun, yung isang pinagawa ko. Durog na durog yun, tagal niya bago napa, ano yun eh. Sabi ko, linisin mabuti, ayoko mga masiraan ng compressor ulit. Oo. Babad mo natin. Yan si boss? Kapatid ko yun. Ha? Kapatid ko yun si Eli. Kaya yun naman maalang bayaw namin na sa pangsinan. Ito yung ginagawa ng mga aircon yan. Mga Mazda, Mercedes, BC. Freon? Oo, marami. Oo. Nag-black oil lang. Wala na nga lungs eh. Tiyo-tiyo na rin eh. Nasira na rin compressor eh. Pina-cleaning na yan sa iba. Oo. Kala siguro, titino. Eh, nan na rin. Bumigay na yung compressor talaga, totally. Kaya nag-black oil na rin.
tinuod ko yung compressor, wala na lang siya. Pangalawang chemical nito. Pangalawang. Eh, importante yung dalawa na yun eh, no? Oo. Pina-flash niya yung nitro. Ito sosa, no? Sosa para mamuti, matanggal yung mga ano, likabok. Kalahating ano. Hindi ko matansya yung sosa na yan. Hindi lang nga rin. Pagpapura niya, ano tapos? Naluluto yung aloy. Ganyan ako, naluto yung aloy, nabutas-butas eh. Dapat tamtaman lang. Ha? Tamtaman lang? Kaya din ako nagsusun, sabi ko, nabutas lang. Guys, yung alin. Yung flashing alin, nalinis na yung mga pipe na evaporate. So, tayo babalik na ng home base. Tumis, tumang eh. Malilinis na. Okay.
bracket na ba? Bakit na luma? Malaki. Ilang is na? I-check ko kasi bago ko ilagot. Sample. Sakto na may uring. Ito guys, may ilang is na to. Hindi na kailangan lagyan ng langis. Okay, nagagalaw. Ang madali na ito, ang hindi ko. Ah, nagpalit tayo guys na. O-ring, na bago. Meron tayong... Ito, binili natin sa Lazada lang ito eh. Okay naman sa Lazada. 1-3-4-8 type na lang. 1-3-4-8 na o-ring. Nalabas ito. Mali itong sunset. Pero yung iba, walang size eh. Kahit ito yung pag kinabit ko, kasama bracket. Ito na yung nabasag. Napatunan natin na compressor ito. Surplus lang yung bracket. Bisya lang din tayo sa nato. Hindi mo sa labal. Ayan na. Unahin yung tornilyo yung baba. Ayan. Yung tornilyo kailangan dapat yun ng kamay lang. Beta to. Tapos ng tornilyo. Lalagyan natin isang tornilyo. Kasi, apat. Lima kasi yan eh. Dito. Hindi yan sasakto. Kailangan natin sikatin to. Yung bracket. Ano na yun? Lagyan mo natin na mahaba. Kasi mahirap na dapat ito eh. Oh, hindi umasok. Kailangan sikatin ulit. Okay, lumapat na yan. Malalapat na yung tornilyo dito yung pangalawa. Sikutin nyo lang itong bracket ko ito. Ito, mamaya natin higpitan. Kasi may kasabay pang bracket dito yan. Nakalapat dun. Ah, nakalapat dito. Ito, pwede natin higpitan ito. Sikutin nyo lang yan.
mahirap itong ikabit tsaka tanggalin. Ang gawa na ito, bracket. Yan na ito, sinikwet ko lang naman. Ayun, napakahirap ito. Napasubo ko dito. So, maluwag lang yan para itawit natin yung bracket mamaya. So, pwede natin kabit na. Ayun, okay lang, kabit na. Kabit muna natin yung condenser. Alat sa wire. Magdidikit ang bakit kaya tabi nito. Isang tornillo. Napakahirap. Wala sa kala. Thank you.
natin na. Kita na naman natin. Hindi ako naglalagay ng tape na. Filter dryer in nagpapakot na ito. Parang malambot yung ori. Pwede ko pala ito mamaya ito. Kapit ka na, kaya ka sampat. Pinag-bird itong walang pipe. Nakuwari. Ito ang isang... Ay, masyadong maluwag.
Dito natin yung power steering. Medyo mahirap tayo kabit. Ano kayo? Hindi natin. Gusto. Nasa kabila yung ano. Bago sa kabila pala. Okay. Kaya nasabi ko sa inyo. Isang tornilyo. Ah, ito. Ang bini. Sa power steering. Kahaba. Medyo mahirap ito ikabit yung mga bracket. Mga water pump. Okay. Sa compressor na lang. Kasi tayo hindi nilagay dun eh. Kaya lang natin ilalagay. Okay. Nakasugat ito. Tanggalin natin ito. Pagitin natin yung belt. Hanggat wala pa yung bracket. Para madali ito. Balik yung belt. Why? Ay, no. Dikit na sa radiator. Yung belt? Oo. Kahit tipitaw natin. Palitan na lang natin. Maluwag na yun eh. 80 naman ito. Alternator belt eh? Hindi, aircon belt. Aircon belt. Nainaid ba ito? Nainaid din naman. Talagang lumuwag talaga siya. Ito natin yung bago. Ayan, hindi na ako sa radiator.
Yan, kabit na. Tingnan natin po. May lumapat sa loob ba ba? May tumatama. Nakakalimutan niya mo. Pero ang mga limot ng tools ko ako lumuha. Na-ilagay ko
Ay, shit! Masyadong makitid. Thank you.
problema lang nito, guys. Tama. I-off ko yung aircon. I-off ko 'tong switch. Off ko. Naka-on yung AC, oh. Off ko. Naka-on pa rin yung AC. Gumagana pa rin yung compressor kahit naka-off na. Which is hindi normal yung ganyan. Hindi ko lang ano ginawa dito, bakit may ganyan linya. Nakapatay na dito, gumagana pa rin yung compressor. Hindi gumagana thermostat, nakarekta yung compressor. Kasi sira talaga yung compressor pag ganun. Dire-diretso siya maandar, wala siyang cut-off. May linyang hindi maganda eh. Naka-direct yung compressor. Alamin natin, guys, kung saan siya naka-direct. Kung siya niya tinap yun. Malamig na talaga siya. Kaya lang, hindi nga normal yun, sabi sa inyo. Kaya ang ginawa nila. Para saan kaya ito? Nagpagawa ng aircon to, pero buti nila pala ito. Nasaka yung linya na compressor. Bakit kaya mo? Patayin muna natin, guys. Malamig na eh. Naka-off na dito, hindi na may ilaw yun. Ayan, pag ganyan ako, mamatay ilaw. Bakit kaya gano'n? Hindi sasabay yung idle. Pag ganyan. May nakatap sa blower. Kailangan natin tanggalin yan kasi magkakaroon ng ano yan eh, problema sa idle. Ah, masusunog yung wiring. Tanggalin, natanggalin ito, blower. Kailangan tayong problema sa compressor. Sa aircon malamig na, ang problema nakarekta. Which is hindi pwede yung ganun. Titor na niya. Ay. Ano lang. Sakat ko muna ang linya dun. Wala, ina-tornillo lang naman to, guys, yung cover. So kaya niya pinagagawa ito. Ang normal naman, wala namang gano'n. Bakit na nabili ito? Wala ipapagawa ng kotse. Tanungin niyo kung bakit lalagyan ng gano'n. Para saan? Eh kung ako nagpagawa, hindi ko rin naman alam. Anong ginawa, di ba? Ay, hindi ko rin matatanggap. Para saan yun? Para saan yung ito? Basta nagawa. Kung makakabuti ba yun o hindi makakabuti? Hindi nakakabuti. Maandar ka agad yung compressor. Kumbaga kahit kunyari, in-on mo yan. Naka-on na yung compressor niya, no?
magnetic niya nakagano na kahit hindi naka-blower, nagye-yellow na yun doon. Kaya minsan magpapawis yung ilalim. Alamin natin kung ano yung correcto dito. Ganda doon yung stereo niya, Kenwood. Itong ano. Ano makikita natin kung yung mga ginawa ng plane ng gumagawa ng aircon. Bakit nahulog yung ano, radyo? Nakadikit lang pala to. Walang bracket. Kasi yung nakatap. Saan tumakbo? Ay, ito tumakbo. So, ignition to. Pag wala nito, wala rin blower. Ibig sabihin, walang linya yung blower. Kasi, tuwakbo siya sa accessories. Walang linya yung blower. Nasa original linya. Bakit niya tinanggal? Ano nangyari? Bakit ganun? Lalagutin natin. Ano na kaya? Okay, nagod ko na. Nawala. Walang supply sa aircon. Ito, tinap lang para magkaroon supply. So, ibig sabihin, problema yung system. Baka yung fuse lang. Bubuhayin natin yung fuse ngayon. Okay. Hindi ko lang kung ito. O yun, ito. Ito yung fish na yun eh. O ito nga yung fish niya. But 10 amperes lang. Alam ko. Sige yan. Meron nakalagay. 20 amperes. Yung 10 amperes hindi sapat. Puputok niya lang yung 10 amperes. Ang nakalagay dito, 10 ano. Ang nakalagay dito is 20 amperes, yun o, parang pan, 20 amperes. Ngayon, copy nyo na to guys, o. Oh. May mga, ano, 20 amperes na kalagay dyan. So, pag lagay mo dyan 10 amperes lang, puputokin nyo lang yan. Lalagay natin ngayon ng 20 amperes to. Mayroon dalawa dito, 20 sa 30. Sa akin, 30 na lagay ko dyan. Pero ito, mag-short to, kaya nyo putokin pa rin yan. Ito kasi, konti lang, hindi niya nakaya yung currents nung kuya ito. Testing natin kung nakakaroon problema. Okay. Ignition on. On. Okay. Eh, umilaw na. Umilaw na siya. Off. Tingnan natin kung magkakaroon ng ano. On, yan. Umilaw na siya. Kabit natin yung blower. Fan. Dito guys. Kaya naman magkakaproblema to ay yung socket niya, guys. Masusunog to guys, yung socket niya. Ito ang susunog to, magkakaroon short circuit to. So, ang gagawin natin, isi-separate lang natin siya. Magkahiwalay. Hindi sa magkasama sa isang ano. Nagkakaroon kasi siya ng short circuit. So, sobrang taas ng blower. Kaya niyang putokin yun. Sige, abit na natin. Ayan, gumagana na. Ayan, gumagana na. I-off ko ngayon, kasabay na ngayon itong off. Oh, na-off na siya. So, fuse lang ang problema nito.
kaya nagkaroon ng ano. Ewan ko lang ba't nag-rect siya nag-bypass. Siguro wala nga positive, may fuse naman doon. Bakit niya di pinalitan ng fuse? Siguro nilagyan ng 10 amperes, hindi sapat yung 10 amperes. Pupunta ko talaga niya kagad yun. 20-30 pwede na. So solve mo yung problema nung ano, nakarekta. Eto guys, hindi to ano, hindi to sapat. Kaya naman nagkaroon siya ng problema doon pumotok. Dahil dito, sa loob na to, nagdidikit na yan, nagdidikit ng dalawa na to. Kaya nagkakaroon ng short circuit. So ang gagawin natin guys, kailangan lang natin paghiwalayin na to. Huwag natin lagay sa sangsakit. Mahirap kasi binutok to eh. Kakaroon kasi ang short circuit eh. So nagawin natin guys, kailangan natin matanggal yung pin. Kailangan natin matanggal yung pin. Hindi kaya tayo sundutin yung hindi loob. Kuha kang panundot ng pin. Okay guys, kailangan lang natin bunutin yan. Inubunod ko ito eh. Pumagitan ng ganito. One down. Dito kasi nagdidikit siya sa loob eh. Yan, oo. Ganyan din nagkarangyari sa isang kliyente ko. Nasusunog itong ganito. Sobrang init, syempre. Separate na lang natin. Ayaw matanggal yung isa. Magsama ka naman. Kasi na lang eh. Masyado malali. Actually, hindi pa siya sunog eh. Baka nagkaroon na ng problema sa ano. Hindi sundot siya eh. Ba't kaya hindi nakasama? Ayaw. Kasama ka. Isa na lang eh. Sinundot yun eh. Ito nga init. Ito. Yabot. Uwis na. Iyon. Okay. Pag ganyan, kulay itim din eh. Red din eh. Okay. Ang gagawin natin ngayon yan, babarutan naman natin tape. Ito yung ginagamit kong tape. Tape 3M. Mas madikit kasi ito eh. Iba kasi yung tape. Mag nahawakan mo na, wala nang dikit. Barutan lang natin ito. Hindi naman ito masasabit sa paa eh. Pumalikot yung paa nung sumasakay sa driver. So pag na talaga nasabit, talagang huhugot talaga yung blower ng wire. Kasi ito, wala nang lock talaga. And then next. Ba't kaya titinina ng gumawa? Kumuha pa siya ng linya. Para saan yung kinuha niyang linya niyon? Ibigit natin. Okay.
dito. Okay. Lagyan na ng cable dito para hindi siya mahugot. Oh, saga yun na yun. Nabasag na yun sa... Ano? Nalagyan ko na dito ng cable. Mamaya nalagyan natin ng cable. Testing natin. Ay, wala na yung panandot ko. Nang kulang. Okay. So testing natin siya ngayon. Ang aircon. Lumana. Antayin natin na guys. Kailangan nag-automatic na yun. Yung cut-off na yung compressor. Kaya man sira yung compressor pag hindi. Hindi rin. Ayun, nagka-cut-off pag bigla accelerate. Pero pag matagal na naka-ano, hindi siya nag-automatic talaga. Tatang kalulot tayo ng evaporator. Pwede naman hindi na. Gawa natin paraan. Naglagay na lang tayo mechanical thermostat para sigurado. Okay. Nagyan natin na siya ng mechanical thermostat para safety yung compressor, hindi masira. Hindi siya nag-automatic eh. Meron naman siya yung talagang ano niya, mechanical niya. Pero masyadong matagal. Kung papalitan natin yung ano, yung sa original niya, wala namang ano yun eh. Halos pares lang din. Yung ilalagay natin na to, saka yung ano din, pares lang din naman yun. Wala namang kaso to. Yun nga lang ito, may adjustment yung ano niya. Kakatil lang natin yung isang wire dun, yun sa may thermostat niya. Asan yung electrical tape ko? Yung natawag. Okay lang. Magyari tayo thermostat. Para ano? Safety. Masisira yung compressor eh. Dito talaga siya nag-automatic. Ito, ibabaon natin si evaporator talaga dapat to. Pero kahit hindi natin ibaon, ilagay na lang natin sa gilid. Pwede naman ah. So, maganda sana kung nakabaon. Dalawang wire lang naman yun eh. Tap lang naman natin doon sa ano. Lagi na ito. Tum-tum-tum-tum-tum.
Okay. Ito nilagyan. Ito ilalagay guys doon sa loob. Susuot lang natin. Aha. Lawagan natin ng konti ito. Dito. Nandito kasi yung evaporator. Lawagan natin ito. Ayan. Lawagan natin ito. Lawagan na. Tanggalin na. Bubuka lang ng konti yan. Tapos. Ito. Dito lang natin suot. Kailangan pa ganyan. Yung mahirap kasi. Dapat kasi nilalagay ito bago ikabit yung ano eh. Andyan eh. Nakakabit na. So, ayan. Kumbis ko. Kukunin na ito mamaya. Ayan. Actually, nakakabit ng ganyan. Tapos. Dito na lang tayo mag-cut, guys. Kakat lang naman tayo sa... Kahit anin dyan, cutin nyo. Pwede naman. Balatan nyo lang to. Ayan, magkabila. Tapos... Ito natin itatap yung ano. So, para sa thermostat. Wire. Original pa rin naman yan. Wala mag-check engine dito pag ganyan. Wala mag-check engine dito. Wala mangyari. Wala mag-check engine. Dito. Ayan. Then, kabit nyo na lang to. Ganun din naman yan eh. Oh. Ayan. Mamikanig yung thermostat tayo. Pwede natin nga lahat eh. Okay. Testing natin guys. Kung mag-automatic siya. Tutunog yan guys pag nag-automatic yan. Number 1 lang para maris nyo yung lamig. So pag yun sana kung nakalagay sa evaporator lahat na, sayang yung freon din. Pero pwede na yan. Dati konti lang to ah. Tapos na tayo sa sundin niya na to eh. Alagutin na lang natin to. Wala ka sa ano eh. Na-open mo. Hindi niya kaya ang pag-automatikin. Thank you.
ito nakataon. Mamaya mag-automatic yan. Kadang evaporator ah. Bulo. O, pwede na. With bangus. Na. Sama.
Ayaw dumikit. Lang siya. Ito, pinatawag ang special valve. Hindi nag-automatic kanina eh. Hindi natagal ano, binaba ko ulit. Kaya ko na free yun. Ito, mga kaito. Kaya naman ito, mumurahin lang din naman yung lagay ko eh. Nag-i-tick yung compressor. Bababa yan pagka nag-engage yung compressor. Oh. Mag-automatic na siya. Check natin guys kung gano'n nakalamig. Wala tayo yung thermos. Ano eh? Pero malamig na yan. Ganun yung lamig kanina yun. Sa kabila. Ano yung may mga kabila? Nag-automatic siya. Ito yung thermostat na nakalagay. Oh. Ayun, nag-automatic. Kanina halos masira yung bagong compressor ah. Kasi namamatay yung makina eh. Nung pala barado expansion valve. Although hindi ko pinalta kasi hindi na masyado nagano eh. Pero nung hinipang ko, wala na talaga. Kaya pala hindi ganun ka palamig. Masyado mabilis yung engage ng compressor. So i-adjust natin dito sa mechanical. Hindi natin patas ang konti. Ito. Yan. Pag kasi umuulan yun. Ayun. Pwede na to. Okay na guys, tapos na tayo. Hindi na mahuhulog yung ayun, tutulog ka na. Ay, ito pala yung gitna, ang red. Ayan. Ay, gilid. Oo, gilid ang red. So, wala, dati kasi red ang ano. Oo, so, ito lang ito. Parang lining lang. Ito yung red. Kasi naman matig ka doon eh. Ito kasi baliktad eh. Yung gitna yung ano red. Oo, yung tatahin. Ay, ito yung pang ano. Pang likod yun. Pang likod. Pang likod. Sir ano, ikaw naman magkakabit. Oo, sige. Magkakabit naman ito. Pasasabi ko tayo. Sige ha. Wala ka problem eh. Pwede ko naman i-request ng tap. Oo. Lamig na. Kaya naman, hindi na napanamig din. Kanina? Hirap mo para ka na. Tanggal ulit ako ng operator, tapon ulit yung prayo. Ito na busy. Magkano ba nasa kanya mo? Ay, yung kasama ni Kobe. Hindi naman ko dati. Oo. Kaya nahirapan mo palamigin. Ito yung basag na. Hindi ko naman pinabahad yung bracket. Marami naman bracket dito. Mas, oo. Wala naman. Ayan yung maingay din noon. Oo. Durog talaga yung compressor niya. Hindi nag-automatic talaga na nag-arrange yung dito eh. Oo. Hindi mo siya mag-trigger yan. Tingnan ko na kasi kaya ginagawa ko, upok po ko yun talaga tunog. Nawakan ko, wala nag-vibrate eh. Wala, yun lang naman siya. Lamig na. Bumayos na siya. Iwanan din naman yan pag ano. Problema yun. May ano din yung thermostat, adjust na lang yun ha. Doon din, doon sa ano. Hindi na yan. Ano sa loob ng ano. Yung lagay na doon sa may... Oo.
Hindi mo makikita dyan, tanggalin mo pa ng konti yan, bababa mo lang. Nasa video naman, pag gusto, panoorin mo na. Pinipilit lang yun. Thermostat. Oo, kung gusto mong sagad ang lamig o mabilis lang. Huwag na dyan kasi ano lang naman. Pero maganda naman yun, ano? Tama lang yung lamig. Oo, hindi, hindi siya hirap yung kumpleto, hindi bugbog. Ah, okay. Ito ba? Tanong ko lang. Napapalit na ba ng kulay ito? Hello. Hindi na ba ako dyan. Hindi siya napapalitan ng kulay, napapalitan ng drawing sa loob eh. Ang problema na, sisira yung needle eh. Nasira yung needle sa akin, kaya hindi ko na rin ginalaman eh. Oo. Kasi huugutin ko isa-isa yung needle eh. Oo. Oo. Naloko yung, naglo ko yung needle eh. Nalang. Oo. Meron naman, supplier, sabi niya, bibili ng cluster, tapos siya lang papalitan. Kaya lang, yun nga, masisira yung needle. Oo. Hindi na dumaan sa ano engineer yung needle kasi nagalaw na eh. Kapatang sana ng blue. Oo. Wala, yung sira yung needle. Thank you po. Thank you.